Hi guys, ito yung isa sa mga gawa ko na automatic transfer switch na pwedeng manual. Ito yung Omega. Makikita dyan yung boltahe ng Omega. Medyo madumi yung kamay. May ginagawa pa. 226 volts, tapos 0. Ang gumagana sa amin ngayon ay solar. Nasa 185 watts yung running kasi 1.27 ampere. Ito yung ginawa ko sa loob. Tingnan natin yung loob. Yan. Ito yung automatic transfer switch na can handle lang up to 120 ampere, 24 volts siya. Pero yung setup ko 48 volts, gumamit lang ako ng back converter. Bali, 48 volts naging 24 volts. Kasi kaya ako ginawa to, kasi may mga nagtatanong kung paano ko ginawa yung video, yung automatic transfer switch ko. Doon sa mga gumagamit ng old inverter. Yung mga bago kasi ngayon, meron ng automatic transfer switch. Pero itong akin, ginawang ko ng automatic transfer switch kasi yung inverter ko, pang off-grid lang. Bali, ginawa ko siyang hybrid. Ito yung automatic ko, automatic transfer switch. Once na malobat yung battery, pag nalobat yung battery ko, lilipat automatic siya sa Omega. Tapos, pagka nag-charge na yung battery na sa 40 to 50%, matic din yan, lilipat sa solar. Bali, ito yung nag-change over, kinokontrol lang nitong aking charger. Dito. Dito. Bali, nakakonect siya dito sa load, triggered. Basta magkameron ng lobat, na-detect niya na nasa yung voltage ko na 55.2, naging 46 volts na lang itong 55.2. Matik yan. Ililipat niya sa Omega yung load ko. Bali, ganito mangyayari. Yung mga load ko lahat, itatransfer niya dun sa Omega. Bali, ito yung manual. Pagka nagka-problema yung, halimbawa, nagka-problema to kasi nga automatic to. Pag ito, ibinaba ko tong breaker na to, bypass na siya. Automatic na siyang naka-Omega kahit pa mag-switching na mag-switching dito. Hindi na siya babalik sa solar kasi nga may problema. Kinakailangan i-trouble muna to. Yung ganito yung ginamit kong relay, medyo umaalikabok lang to. Pero itong ginawa kong ito, medyo matagal na rin to, wala naman naging problema. Bali, mayroon siyang power supply na naging 48, naging 24 volts para supplyan yung coil nito. Tapos pagka mainit na, meron akong temperature control sa loob na pagka naging 40 degree, aandar yung pan. May pan siya dito. Ngayon, pagka na bumaba na siya ng 33 degree, papatay niya na ulit yung pan ng temperature, shut off na. Ito lang yung isa sa mga yung mga gusto magpa-solar na gusto merong automatic transfer para maingatan yung battery. Ito, pwede itong gamitin. Pwede itong gawin. Yung ganitong system. Yun lang. At doon sa mga nagtatanong sa akin, ito na yung video kung paano ko ginawa to. Salamat.